The problem of them is kung may nakilala lang silang isang tao, nilalahat na nila. Sa usaping sahod, this is a very complicated subject kasi kahit ako nagugulat din sa mga testimony ng mga kababayan natin na nakakausap ko talaga at mga totoong tao. So, may mga married to Taiwanese na mga Filipina nating kababayan na gusto nila, sila yung gustong humawak ng budget lahat-lahat. Meron ding ayaw nilang humawak kasi hindi naman nila naiintindihan. So, they trust their partner. Meron ding mga kababayan natin na married to Taiwanese na gusto nilang silang mismo hahawak ng sahod nila para meron silang sariling ipon, sariling pera, sariling magastos, lalo na maipadala sa Pilipinas. So, ano bang problema dito? We have to go back to the basics of marriage. Number one, if you get married, talagang hindi pwedeng may sekretong ipon, di ba? So, nung kakarating ko lang dito, that's also one toxic thing na nalaman ko. Like, I was advised to have my secret savings para in case. So, bakit natin iisipin na in case mag-divorce or maghiwalay? Diba? Second, basic idea of marriage is talagang dapat share kayo. Alam nyo both ang mga expenses. Honest kayo sa isa't isa. So, once na nagiging dishonest ka, you are permitting your partner to be dishonest to you, diba? Now, finally, kahit hindi mo na iintindihan siguro ang mga expenses, siguro naman you get married so you can talk to each other kung ano yung dapat yung paggastusan, diba? It is a teamwork. So, that's why noon pa lang, lagi kong sinasuggest na dapat kayong dalawa ang hahawak ng expenses nyo. Dapat alam nyo both ang pinaggagastusan at kahit na nagpapadala ka sa Pilipinas, dapat alam din ng asawa mo. Diba? Once you allow dishonesty, hindi mo din dapat i-expect na honest yung the other person sa'yo. So, ang problema lang kasi, parang nagiging trend na ng mga kababayan na married to Taiwanese na sila yung hahawak ng mga sahod nila para makapagpadala sila ng pera sa Pilipinas where they have their own money. Now, saan yung problema dun? Sa isang tao na nag-a-allow ng dishonesty. So, eto lang yung masasabi ko. Kung gusto mong ikaw yung humawak ng sahod ng asawa mo, then you should also be honest enough to allow him to know kung ano yung pera na meron ka. Diba? It's mutual. Kaya nga tinatawag natin union or marriage. So sana may natutunan po kayo kasi sa akin po, it's always the basics of marriage that makes your marriage work at hindi yung sabi-sabi lang ng ibang tao.